is Dr. Arturo Calleja, yung specialist mo. Thank you for coming, sir. Let's see the patient. Nahilo ka. Kailangan mo na magpahinga. Napagod lang ako ng konti, pero dito lang ako. Hindi ko pwedeng iwanan si Hope. Kumusta na si Baby Jacob? Okay naman, sabi na Pidya. Healthy daw. Ayun naman pala eh. Ba't parang bad vibes ka? Dahil kinailangan agad ni Gabriel umalis. Pinauna ko na may emergency daw kay Hope. Oh! Ayaw mo yun? At is healthy si Baby Jacob, tapos yung anak ni Elise hindi. Chill! Wala pa rin ho ba si Gabriel? Si Elise ang may atraso sa akin. Huwag mong idama yung bata. Parang nagbago ata ihip ng hangin, ha? Anong sabi ng pag-asa? To find out kung ano nangyayari dun sa bata. Bakit? Concerned ka ba? Dahil gusto kong malaman kung anong aasahan ko kay Gabriel dahil sa nangyayari sa anak niya. Han, I'm sorry. Where were you? Bakit hindi kita makunta? Di ba sabi mo, pag may emergency, tawagan kita? Nagka-emergency ang anak niya. Wala ang signal dun sa doctor's clinic. Anong clinic? Look, ma-absent yung driver ni Marisa. And that's why I had to go with her and Jacob sa doctor's clinic. At walang signal doon. So, ibig sabihin, inuna mo ba yung anak ni Marisa kaysa sa anak natin? Nakahan, hindi ko alam na mangyayari to. At kahit na, muntik na mamatay ang anak natin, Gabriel. And yet, you choose to prioritize Marisa sa Elisa. Enough! Okay. Look, I didn't want this to happen, alright? I already feel bad na wala ko dito nung kailangan ako ni Hope. Yun nga yun. Wala ka. I have no control sa mga nangyayari sa mundo. Nag-away yung mag-asawa dahil sa'yo. Huh? Alam mo namang hindi biro ang sitwasyon nilang mag-asawa. At yung sitwasyon ng anak nila. Bakit ba sumasabay ka pa sa pagkuha ng atensyon at oras ni Gabriel? Talaga bang ako ang sinisisi ninyo, Nay? Hindi ko naman alam na may emergency yung bata ngayong araw. Alam mo, mahina ang bata. Kailangan niya ng tatay niya. Pero hindi nasan siya, nasa'yo, kasama mo. Ay, sandali lang, ha? Gusto ko lang malaman mo na hindi ko pinilit o hiningi kay Gabriel na samahan ako. Siya mismo ang nagkusang loob na samahan kami ng anak ko. Di sana humindi ka. Ang di ko maintindihan, bakit ba kailangan mo ipagtutulan ng sarili mo doon sa lalaki yun? Ha? Ang lugar ni Gabriel doon sa pamilya, hindi sa'yo. Mr. Mrs. Villarosa, hold on. Okay. Well, stable na yung condition ng baby ninyo. Okay, she responded positively to the medication, so she doesn't have to undergo surgery. Thank you, Doc. Your wife's a very strong and resilient woman who wouldn't take no for an answer. I'll continue praying for your daughter's fast recovery. And as soon as she recovers, you can bring her home. Okay? Doc. Thank you, and I'm sorry that you missed your daughter's wedding for this. You're very lucky, actually, that my daughter's also a surgeon. So, nauunawaan niya kung gaano kahalagang magsalba ng buhay. Anyway, I have to go ahead. Siguro naman, hindi mo na ako pipigilan ngayon. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Doc. I'm sorry. Look, I failed you today. I can't imagine kung gaano ka-stressful ang araw na to para sa'yo. Pero kinahin mo lahat ng to
para kay Hope. Kahit mag-isa ka lang. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you for coming through. Like you always do. Thank you so much for saving our baby's life. I'm sorry. Gabriel, mabuti okay na si Hope. Naagapan ni Elise. Yeah, I'm just glad na stable ang baby namin. I'm so sorry, Gabriel. Kung alam ko lang, di sana nag-commute na lang kami. Hindi na kayo nagkagulo pa ni Ellie. Sorry talaga. So, nasabi na pala ni Nanay Lucing sa'yo. Marisa, don't worry. Hindi naman natin alam na mangyayari yun. Pero dapat mas naging sensitive ako sa needs ni Elise. Kailangan ka nila ni Hope. As for me, kaya ko naman si Jacob. Tita, I just wanna say na hangang-hanga po talaga ako sa pag-aalaga nyo kay Hope. Thank you, Heidi. At least someone from the family approves. I know, hindi po kayo magkasundo ni Mom. But you have my support. Kami na Mamita, Tita Christina, and Tita Helena. Thank you. Oh, Jello. At least yung pagkain po. Kumain na po kayo. Ako na po magbabantay dito. Thank you, ha? What about you, Heidi? I'm good. Okay. Sige, mabilis lang naman ako. I'll be back right away. Okay. Excuse me. Yes. Please, ako muna ako magbantay dito. Hi, baby. Hi, baby. Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Nasa starstruck ka, no? Ako lang to. Bakit ba ang feeling close mo, ha? Wow. Hindi pala tayo close. Pero ba't mo ako inaaway? Alam ko na. Nagpapapansin ka, no? Huwag ka mag-alala. Papansin din kita. Ah! Nagpapapansin pala, ha? Oo naman. Pansin na pansin talaga kita. Sa'yo. Ah, gusto mo lang sakitan, ha? Ay! Buti naman, okay na si Hope. Yeah. Natutuwa nga kami ni Elise. Dahil sa wakas, for discharge na si Hope today. Siguro naman, di ka naaawayan ni Elise. Stress lang talaga si Elise. Eh, matagal namang hinintay si Hope. Tapos nagkaroon pa ng problema. Si Marisa, kamusta? What about her? Bro, tinulungan mo siya nung nanganak siya. Kung may mali siyang titingin, parang ikaw ang tatay. Eh, tumutulong lang ako. Inassure ako ni Marisa na hindi ako yung tatay ng bata. Pero aaminin ko, na magaan ang loob ko sa batang yun. Lalo na nung time na may problema kami ni Elise sa kondisyon ni Hope. Dahil kay Jacob, ay gumaan ang loob ko. Dahil tinulungan mo siyang manganak at may bonding na kayo ng bata at hindi naman ikaw ang ama, di ba? Sa akin. Sige ka, may kasabihan. The more you hate, the more you love. Ano ba?
Bad mood ako dahil nag-away kami ng mom ko. Nandito ako dahil gusto ko sabi si Tito Gabriel. Mama mo? Bakit mo inaaway mama mo? Masama ka, hindi mo dapat inaaway nani mo. Hindi ko naman siya sa inaaway eh. Kasi naiinis lang ako, dinidiktahan na lahat ng desisyon ko sa buhay. Pati yung mga extracurricular activities ko. Mabuti ka nga, yan ang problema eh. Ako, problema ko, kailangan ko magtrabaho para sa tuition fee. Ganun lang? Eh di ko na magaling? Hindi naman kontesto ah. Bakit ba kailangan lahat argumento sa'yo? Bakit kailangan may sagot ka sa lahat ng bagay, ha? Nagpapaliwanag lang ako. Tsaka hindi lahat ng tanong nasasagot ko. May isang bagay nga akong di masagot-sagot eh. Oo, eh ano? Bakit kahit pa bebe kang cute-cute mo? Una-una, hindi ako pa bebe. Pangalawa, seryoso ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Kung para sa'yo, mababaw lang yung mga concern ko. Eh di wag mo lang ako usapin! Gabriel? Yeah. Meron kasi akong cash flow forecast meeting mamaya. Inisip ko baka pwede ko muna iwan sa'yo si Jacob habang nasa meeting ako. If I'm not mistaken, it's at 5 p.m.? Marissa, I'm sorry. Hindi ako pwede. Si Hope kasi she's for discharge today. Kami ni Elise were so excited na maiuwi siya. Wow! Wow, that's great news! Maiuwi niya na si yeah. Hope. Ano kaya yung anak ko? Sino kaya magbabantay? Magbabantay kay Jacob. Marissa, maraming tao dito sa office. I mean, yung secretary mo, si Blue, pwede rin sila. Tuti has to be with me sa meeting. And si Blue kasi nag-deliver ng contracts kay Mr. Albertini. Yung mga tao naman dito sa opisina, mauwi na. I mean, I can't make them stay for Jacob. I'm sorry. I really can't. Kailangan ako ng family ko. Sing, kung sino mas kamukha ng bata, siyang mas minamahal. If that's the case, then kamukha mo siya. Pagkatapos lahat ng pang-aaway, yung pagiging masungit mo sa akin, nasa hospital pa tayo. Despite all of those, I still grew to love you more and appreciate you more. At your end, mas kamukha mo siya. Then I guess it's safe to say na pareho tayong kamukha niya. Dahil patas ang pagmamahal natin sa isa't isa. Can you do that?
Kailangan pa bang magkasakit ka para maging importante ka sa kanya?